wonders that God has done in every heart that sees. Glory and praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings he bears to those who trust in his Ngayong araw na ito ay dinadakila muli natin si Inang Maria sa kanyang dakilang solemnidad, ang kanyang pag-akyat sa langit. Kung bibisitahin natin ang turo ng simbahan, isa ito sa apat na Marian dogmas na magisterially proclaimed, no? Solemnly declared ng ating simbahan, turo ng simbahan. Sa apat na ito, no, ano yung una? The first is the perpetual virginity of Mama Mary, no? Na pagkatapos bago i-conceive si Jesus, no? During the birth of Jesus and after the birth of Jesus, Mary remained to be a virgin, no? The second is the motherhood of Mama Mary, no? Mary was just not just a simple mother, but the mother of God. Not just the mother of Christ, mother of God. Siya yung tagadala, no? Bit-bit niya, no? Theotokos, sa kanyang sinapupunan ang anak ng Diyos.
Kaya nga, ang isa rin sa mga titulo ni Maria ay Ark of the Covenant. No? Ark kasi, sisidlan ng salita ng Diyos. No? Ang pangatlo ay yung kanyang Immaculate Conception. No? Na nung pinaglihi si Maria, no, ng kanyang inang si Santa Ana, she was spared from all the trappings of original sin, no, because she has to what? Be the bearer of the Son of God. At yung pinakahuli, eto nga, no, 1950s lang ito, solemnly proclaimed, no, by Pope Pius XII, kung hindi ako nagkakamali, no, that when Mary, no, finished her earthly life, no, she assumed into heaven body and soul as her participation in the singular act, no, of the redemption of Jesus Christ, no. At ito rin ang prefiguration na lahat tayo, no, na sumusunod kay Jesus, pareho rin ang ating matatamong kaluwalhatian. Dito sa apat na turo na ito, no, maraming nagsasabi, no, lalong-lalo na yung mga hindi Katoliko, no, ba't ang dami-dami ninyong mga titulo kay Maria, no? Ba't ang dami-dami ninyong turo kay Maria? Wala naman yan sa Biblia, no? Kung ano-ano ang titulo na binibigay sa inyo sa kanya at kung ano-ano pang kapistahan, no? You see, my dear brothers and sisters, no, sa kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo, ang pangalawang may pinaka-role doon, walang iba kundi siya. Walang iba kundi siya. Paano? Because it is through her, no, na tinulay ang tao at Diyos. Sa pamamagitan niya, ang Diyos ay nagkatawang tao. At kung walang participation ng ating mahal na ina, kung hindi siya umuo, kung hindi siya nakikoordinate sa plano ng Diyos, walang kaligtasan na nangyari. Of course, you would argue, pwede naman tayong iligtas ng Diyos eh, kahit wala si Maria. No. God has to assume human flesh in order to lift it up to the divine life that He is offering us. You see, my dear brothers and sisters, Mama Mary is not the Savior. No? But in her womb, doon nabuo ang kaligtasan ng tao. Hindi siya ang Diyos, no? She is not God. But through her participation, no? Ang Diyos ay nagkatawang tao. Si Jesus ay nagkaroon ng saplot. At yung saplot na yun, ito yung ating laman. Kaya nga, ang kapistahan ng December 25 should be properly called Incarnation. No? Nagkatawang tao ang Diyos. At kanino siya nanggaling? Kay Maria. Kaya nga, sa kapistahan ngayon na ating ginugunita ang kanyang pag-akyat sa langit, wala kayo itong tinutukoy, kundi pino-fortify nito ang ating paniniwala na si Kristo ay ating Diyos. Nagkatawang tao siya sa kapangyarihan ng Espiritu Santo at ang pumayag na mangyari ito, representative nating mga tao, walang iba kundi si Maria. Our prayers, our devotions, our great regard to Mary as Mother of God, as Immaculate Conception, as assumed into heaven, as perpetually virgin,
are the titles that should always lead us to Jesus. Lead us closer to Jesus. Dahil wala naman hong ibang talagang role na gampanin pa si Maria, kundi, ano? Hilahin tayo papunta sa kanyang anak. Win us over so that we too could be sharers of whatever merit she now presently enjoys. Because after dear Jesus, siya ang numero unong makakahila sa atin patungo sa Diyos. Kaya sa misang ito, nawa mas mapalalim pa natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Mas mapalalim pa natin ang ating pag-unawa sa Kanya. We cannot love what we do not understand. May we understand more fully her participation in the divine salvific action of His Son. Mary, assumed into heaven, intercede for us to Jesus. Mary, assumed into heaven, pray for us to Jesus. Amen.